Okay na ba? So, what's up mga babies? Ako ang inyong ate, ang ate ng bayan, Ate Shengai. At, okay, this is my first ever vlog, kaya don't forget to like and also, okay, and also subscribe to my YouTube channel. Oh my God! Kinush ko na lang! Anything from the sun. Kung ano yung mga eksena ko sa buhay, sige, i-push natin yan. So, ngayon, ang ituturo ko sa inyo, or ang ipapakita ko sa inyo, ay yung mga ginawa ko kanina, which is the plants. About plants, nagtuturo pa rin. Hindi. Kung ano pa yung pwede nyo ilagay sa plants para hindi siya boring tignan yung soil. Diba? Para hindi boring yung soil. So, for example, this one. Ito yung kamag-anak ni Fortune plant. Yan. So, kakalipat ko lang. So, malalaman niyo mamaya ang iba pang eksena. Wait. Ayan yung mga halaman na inayos ko kani-kanina lang. And ayan, nakikita niyo may kulay, di ba? May kulay yan. Ito, oh. May eksena sa buhay. Ayan. So, mahangin-hangin. Okay. Da-da-da-da. So, pansinin nyo, yung iba kong mga plants, ayan, katulad nito, ayan, oh, may mga tasa ng pencil. So, I'll teach you bakit naglalagay tayo ng, ano, ng pencil. So, it gives nutrients sa mga halaman din, and nagbibigay ng kulay sa lupa, para hindi siya boring, tignan, parang love life ko, boring. So, ayan. So, yung mga nauna kong mga halaman ay ito, itong mga bacularis. So, dahil lumalaki sila, talagang tanim-tanim tayo ng bongka. So, yan. So, ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo, how is how to recycle. So, check natin yan, ha? Wait. Hi! Hello, ayan. May dala akong mga bottle ng soft drinks. So, ano ba to? So sabi ko nga kanina, I'll teach you to recycle. So tinuturo ko sa elementary students yung 5 R's. So the reuse, recycle, chemical, tama ba ako or first quarter pa yon eh. So ngayon, ito kasi maraming tulong din tong water bottles. So itong water bottles, pwede itong pang pwedeng paso. So, ako yung meron pa ba ako example? Wala. So, pwedeng paso. Pero ngayon kasi, dahil nga yung mga halaman kanina, I want to put it indoors. So, pag diniligan ko siya, magbabasa sa loob ng bahay. So, now, yung bottom part of this, pwede natin putulin para siya yung parang plate sa ilalim. O, diba? Chika-chika yun. Oh, at least yung halaman mo, hindi mo na kailangang ilabas para dinigan ng bonggang-bongga and forever and ever. So, yun ang eksena natin ngayon. Okay, so tuturuan ko kayo. Wait! Ano naman natin dito is, yun nga, itong bote. And, cutter. Oh, may puti-puti. What's that puti? Tsareng! Ayan ay sabon. So, ayan. So, may kalawang siya. Parang yung puso ko kinalawang na kasi, alam nyo naman, walang love life, ang tagal na, so yan. So, let's start. So, ito, okay. Puputulin lang yan sa desired keme nyo. Sa desired na taas ng inyong kemerly. So, sa akin, gusto ko mababa lang. So, cut na natin. So, yan. So, ito yung una. So, hindi ko talaga pantay. Kapagka, pero ops lang. Kasi tao lang naman siya para sa tubig. Okay. Akin mo, parang paghatak niya sa'yo. Yung akala mo mahal ka niya, pero hindi. So, ayan na siya. Ganyan lang siya. Yung tipong parang pagkakat nung tayo ay sinagkan ng taong mahal natin. So, syempre, dahan-dahan lang tayo sa ating pagkakat. Yung tipong parang ginawa natin sa puso natin
noon, nung may taong mahal ka, iningatan mo, pero siya, hindi na iningatan, sinaktan ka. Pangatlo, okay, para I love you. Para man lang kahit ito masabihan ako ng I love you. Kasi siya hindi niya ako sinabihan ng I love you. So, cut lang. Parang nung paghati sa puso mo nung iniwan ka. So, yun, natatlo na, I love you. Di ba, bongga? So, you just put it po. So, para pag nagdilig ka, hindi yung tubig, ide-diretso dun sa pinagpapatungan mo. So, ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. I love you. Yan, papakita ko naman sa inyo mamaya kung saan ko siya ilalagay. So, yan. Okay? So, again, kaya tayo dito may pencil, may mga ano, na sharpen na pencil, di ba, yung ano niya. So, sabi lang nila, na maganda to kasi it helps insects away and nagbibigay ng nutrients sa lupa at sa halaman. Ito naman dito sa dalawa, I've decided to put bato or rocks para wala lang, may kulay siya. Hindi siya boring. So, yan. So, ayan na. Oh, ayan, tinatakpan ako ng halaman. So, ayan na. As you see, para pag tinahi ko siya, pagka diniligan ko siya dito sa baba, sana all. Okay, oh, ayan. So, ayan. Para pag dinidiligan ko siya, hindi siya yung, kasi kahoy yung pinagpapatungan ko. So, you will know mamaya kung saan ko siya ilalagay. Pero before that, syempre, as I had mentioned, ano pa yung pwede natin gawin sa bato? At sa bato, sa naputol. So, dito, pwede, okay, ituturo ko sa inyo next time, but pwede pa rin siyang paglagyan ng halaman. Hanging plant, baga, diba? So, ituturo ko sa inyo yan next time. And lastly, para bago tayo matapos, ipapakita ko sa inyo yung paglalagay. Ayan. Ayan na siya, di ba? Oh. So, ikita niyo yung mga halaman natin. So, pag dinilagay ko dito sa altar, hindi siya pag-i-spill sa pinaglalagyan niya. Okay, so bakit may mga nakataklob na itim na mga puon? So wala po akong violet na tela, pero dahil it is Passion Tide or Fifth Sunday of Lent, we're going na sa Holy Week, di ba? Tinatakloban yung mga puon. So ngayon, na nandito na lang ay yung Dolorosa, ano pala yan? Hindi yan Dolorosa, pero I treat her as Dolorosa, pero it is the Our Lady of Antipolo, yung Nuestra Señora de la De La Paz, Ibn Wahe, at ang Nazareno. So, ang attire natin ngayon ay Lenten. So, it helps me meditate din. And also, pray. Talaga. Pagka inaayos ko yung altar ko. So, bibihisan ko ng itim yung Our Lady of Antipolo natin by Holy Week. Or sana mas maaga. So, bibihisan ko siya ng nakaitim. Para maging dolorosa siya. So that's all for today. Again, don't forget to click subscribe and also like, 'di ba? And also especially the notification bell para updated ka sa atin ng Bayan Shen Franklin. So this is yours truly. Ang atin ng Bayan Shen Franklin na nagsasabi, stay safe, mag-iingat, God bless, always pray. Love you all.